Kamusta ka, anime? Sana nagustuhan nyo ang ating chapter 1 ng Shaman King. Konting recap muna tayo. Inamin na nga ni YOH kay Manta na isa siyang shaman at ang pakay niya dun ay para magsanay. Pero bago tayo magtuloy sa chapter 2, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe sa aking channel. Paklik na rin ang subscribe button, pati ang bell icon, para ma-notify ka sa mga bago nating video na ilalabas. Maraming salamat. Simulan na natin. Pero bago yun, intro muna tayo. Bitch, get off of me, I'm fucking deep in Tennessee. With my brothers from the 3, we quick to click and break the peace. No respect for what they... Shaman? Ano ang shaman? Wika ni Manta na naguguluhan, sabay bulong sa sarili nito. Bakit niya sinasabi sa akin ang kanyang sikreto? Ano kaya ang sinasabi niyang shaman? Biglang tumayo si YOH at naglakad papaalis habang sinasabi ang katagang ang shaman ang nagbubuklod sa mundong ito at sa kabilang mundo. Dagdag pa ni YOH, kung may inaalala ka, tawagan mo lang ako at tutulungan kita. Di na nakapagsalita si Manta. Tiningnan niya lang si YOH habang papaalis ito. Kinabukasan sa school nila Manta. Habang nagtuturo ang teacher nila, si Manta patuloy pa rin sa pag-iisip sa mga sinabi sa kanya ni YOH. Habang sinasabi sa sarili niya, di ko pa rin alam kung ano ba talaga siya. Shaman na nagbubuklod sa mundong ito at sa kabilang mundo? Pagsasanay? Para saan ba yun? Isang malaking katanungan na gumugulo kay Manta. Biglang huminga ng malalim si Manta, sabay sabing, bakit ba iniisip ko ang tungkol dun? Habang naglilipat ng pahina si Manta, di niya sinasadyang nakita ang tungkol sa shaman. Napasabi tuloy siya, shaman, nasa encyclopedia. Gulat na gulat si Manta sa nakita, kaya binasa niya ito. Shaman, isang tao na maaaring ilagay ang kanilang mga sarili sa pagkawalang malay at makipag-usap sa mga Diyos, Espiritu at kaluluwa ng mga patay. Sa paghiram ng kanilang mga kapangyarihan, ang isang shaman ay maaaring magsagawa ng mga gawang katulad ng pagalingin ang mga may sakit at mga sugatan, mamuno sa mga tao at paghahatid ng mga salita ng mga buhay sa mga patay. Sila ay umiiral sa buong mundo, sa gitna ng lipunan ng mga tao, mula pa nung unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Pagkatapos basahin ni Manta ang tungkol sa shaman, sinarado na niya ang libro. Sabay sabing, sa madaling salita, ang shaman ay ang mga tao na kayang gumamit ng kaluluwa ng patay. May multo nga talaga. Malaking katanungan sa isip ni Manta. Pero talagang nakita ko sila. Bakit kasi itinatanggi ko pa? Inis na sabi ni Manta. O Yamada, sigaw ng teacher nito, sabay balibag ng eraser sa ulo ni Manta. Sabay sabi ng teacher nito, kung ayaw mo mag-aral, bakit di ka nalang umuwi? Huwag ka nang babalik pa. Ang aking paaralan ay para lamang sa mga gustong matuto. Sorry teacher, sambit ni Manta na mangiyak-ngiyak. Sa may train station, habang nag-aantay si Manta ng train, hindi niya pa rin maiwasan ang mag-isip. Hindi niya kailangan pang lumayo. Kasalanan niya ito. Hindi ko talaga alam ang shaman. Pero mukhang maganda yun. Bakit pala parang wala siyang pakialam? Hindi siya nag-aaral. Nakikinig lang siya ng paborito niyang musika. Pinagmamasdan niya ang ilog at mga bituin. Biglang buntong hininga ni Manta, sabay sabing, sana pwede akong mamuhay ng ganun, katulad ng kanya. Natutuwa ako at nakakita tayo ng magandang lugar. Yeah, salamat sa ating leader na si RYU. Wika ng isang kasamahan ni RYU. Nagsalita din ng iba pang kasamahan ni RYU. Walang nagpupunta dito,
may malapit na tindahan, mga tao na hindi nagre-reklamo kapag maingay, at malaya tayong gawin ang gusto nating gawin. Sabay tawanan ng mga ito. Biglang sumabat ang isa pa sa kasama nila. Pero nung nakaraan, may batang naglilibot sa lugar na ito. Ha? Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Pag nalaman ni Ryu ang tungkol dito, siguradong lagot siya. Biglang dumating si Ryu, sabay sipa sa puntod. Sabay sabing, may batang nagpunta sa magandang lugar ko nang walang permiso. Sa tingin nyo, ano ang gagawin ko sa kanya? Galit na wika ni Ryu. Dagdag pa ni Ryu, mukhang kailangan ko siyang turuan ng tamang pagrespeto para sa Bukuto no Ryu, na ang ibig sabihin, espadang kahoy. Sabay ngiti ni Ryu. Ryu, dumating ka. Wika ng mga kasamahan niya, natuwang-tuwa. Oh, kadarating ko lang dito. Tugon ni Ryu. Ryu, sambit ni Bolboy. Ano yun, Bolboy? Wika ni Ryu. Ang libingan ni Amidamaru, sambit ulit ni Bolboy. Amidamaru? Sino ba yun? Sagot ulit ni Ryu. Sino siya? Siya lang naman ang pinakatanyag na alamat ng lugar na ito. Ang kwento ng samurai. 600 years na ang nakakalipas. Kinatatakutan siya ng mga tao dahil napakalakas niya at nakapatay na siya ng maraming tao. Sa kalaunan, siya ay pinatay at ang lapida ay itinayo para pigilin ang kanyang mapaghiganting kaluluwa. Mula sa kayamanan ng West Coast Shrine, treasury illustration ng demonyong si Amidamaru. Pag di mo nirespeto ang kanyang puntod, ang sumpa ay... Biglang natigilan si Bolboy. Si Amidamaru naman, nakatingin lang sa kanila. Napatingin tuloy ng masama si Ryu kay Bolboy. Nanlaki tuloy ang mata ni Bolboy. Biglang inispada ni Ryu ang lapida ni Amidamaru. Nagulat at napasabi tuloy ang mga kasamahan niya. Gamit ang kanyang espada, sinira niya ang lapida. Sumpa, puntod, kahit ano pa yan, wala akong pakialam. Wika ni Ryu sa harapan ng mga kasama niya. Dagdag pa ni Ryu, ang sitwasyon sa pabahay sa Tokyo ay hindi maaaring masama kung naglalagay sila ng mga libingan para sa mga tulad nito. Galit na sabi ni Ryu. Di ko alam kung bakit, pero itong lalaki na ito, nakakatakot siya, sambit ng isa sa kasamahan niya. Muling nagsalita si Ryu. Nakakadismaya. Kung meron talagang multo dito, bakit wala silang ginawa na kahit na ano, sa anumang kaso? Anong magagawa nila? Walang mga kamay at wala silang mga paa. Sabay tawa ng malakas ni Ryu. Nakita nyo na, ang patay ay wala nang magagawa. Papaalis na sana sila Ryu na makita nila si Manta. Sino ka ba? Wika ni Ryu. Ha? Gulat ni Manta na nanginginig sa takot. Sabay sabi ni Manta, malapit na ako umalis dito. Napadaan lang ako. Ganun ba? Tugon ni Ryu. Ikaw siguro yung batang tinutukoy nila. Ah, hindi ako yun. Maluhaluhang sambit ni Manta. Kinabukasan sa school, nagtatawanan ng lahat. Ano yan? Anong nangyari sa'yo, Manta? Sabi ko sa'yo, lumayo ka sa sementeryo. Nagpapatawa ka. Sinundad mo talaga yung tao na yun. Anong nangyayari sa mundo? Dedicated student ka. Patuloy pa rin sa pagtawa ang mga classmate niya. Dugtong pa ng mga classmate niya. Nung nakaraang araw, nagkwekwento ka tungkol sa mga multo. Tapos ngayon, ganyan na nangyari sa'yo. Baka nababaliw na talaga si Manta. Nagtawanan muli sila. Biglang dumating si Yoh, sabay sabing, meron talagang multo. Dito ay natahimik at natigilan sa pagtawa ang mga classmate nila. Ang transfer students, ano ang sinasabi mo? Wika ng isa sa classmate nila. Biglang nagsalita si Manta.
ang insidente na dinig ko ang nangyari mula sa lalaki sa simenteryo. Ano? Lalaki sa simenteryo? Tugon ng classmate niya na nagtataka sa sinabi ni Manta. Dagdag pa ni Manta, kahit papaano, abala ako. At wala akong pakialam sa'yo. Huwag kang makisali dito. Muling nagsalita naman si Yo. Ikaw. Ikaw si Manta. Tama ba? Biglang hinila palabas niyo si Manta. Sabay sabing, tara na. Igaganti kita, Manta. Teka lang. Malakas na sigaw ni Manta. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Sino ba ang humingi ng tulong sa'yo? At bakit gusto mo akong tulungan? Dahil kaibigan kita. Yan ang dahilan kung bakit kita tutulungan. Tugon niyo sa sinabi sa kanya ni Manta. Dito ay talaga namang nagulat si Manta sa sinabi niyo. Habang hila-hila niyo si Manta, nagkwekwento siya. Noong bata pa ako, sabi ng lolo ko, yung mga tao na nakakakita ng espiritu ay hindi masamang tao. Diba, nakakita ka na ng espiritu nung gabi. Yun ang dahilan kung bakit sinabi ko sa'yo ang sikreto ko at magkaibigan na tayo. Okay? Sabay tawa ng malakas niyo. No, hindi pa okay. Hindi pa okay lahat yun. Sinong gugustuhin makipagkaibigan sa tamad na katulad mo? At alam mo ba kung gaano nakakatakot ang mga tao na yun? Marami sila. At yung lalaking pangit na may kahoy na espada, mapanganib na tao siya. Tanga lang ang susubok na labanan sila. Ang isang katulad mo ay hindi mananalo sa kanila. Pasigaw na sabi ni Manta kayo. Napahinto siyo sa sinabi ni Manta. Sabay sabi nito. Ah, oo. Mahina ako. Alam ko yun. Huwag na natin gawin ito. Sambit ulit ni Manta. Pero may magagawa ako tungkol doon. Sabay hila ulit niyo kay Manta. Gawin ng ano? Wika ulit ni Manta. Ang kalaban natin ay gumagamit ng kahoy na espada. Tama ba? Sambit niyo. Magiging maayos tayo. Meron akong malakas na kaibigan na tutulong sa atin. Hindi ko maintindihan. Takawala mo na ako. Wika ni Manta. Ayun sila. Pakiusap. Bumalik na tayo. Hindi ko gusto ito. Takot na sabi ni Manta. Anong sinasabi mo kanina? Gusto mong umalis? Papatayin kita at ipapadala sa kabilang mundo. Magkakaharap na nga si Yo at Ryu. Magagawa kaya matalo niyo si Ryu? Abangan natin yan sa susunod na kabanata ng Shaman King. Muli, maraming salamat. This is Phantoman and sign out. Bye-bye.